How then can man be justified with God? Or how can he be cleansed that is born of a woman? Behold, even the moon, and he shineth not, yea, the stars are not pure in his sight. Verse 5. How much less man that is a worm, and the son of man which is a worm. Pray, Lord, and sa ang buloy, sa mga salita, mayroon may isipo lang, ay pray, ako lang namin. Kasi dito, at hindi ko matulad ng iba, ang pinabigil dahil Panginoon, may ulit lang yung mga bagay na alam na namin, walang nag-adagdag Panginoon sa conversation. So, I pray, Lord, ang mga ulit, mga salamat ng salita, sa mga salamat sa last week, Panginoon, mag-ibig sa Saturday, Lord, I pray na ito ang nagagabay sa amin, mga Lord, asalan ko ang parisiyati pa rin, Panginoon, ang kapatid Lord, ang nagusog, na ngayon na nagusuloy ng Panginoon, ngayon ang mga bisita, sabi ng kanina, kapag ang bawat isa, ngayon, lagi ko design na, ang mga Iglesia. Lang po, Lord, yan ang lagi. Jesus, name we pray. Amen. Amen. Okay. Kung maiksi lang to, no? 6 verses. Okay lang kayo dyan? Buhos nyo lang po na yun. Buhos nyo lang. Doon ka lang sa CR. Kung siya nang tipirin, marami ako nyan. Tatlong litro. Doon ka lang sa CR. Huwag mo inumin. Diyan ka lang sa CR, ganun mo lang, oh. Pag buma, kahit mga ilang minutes lang. Hindi na kailangan ano yun. Okay, good afternoon po sa lahat. Okay, so tuloy pa natin ang ating series sa Job. Nitingnan ko, napakatagal na pala ng Job, pero okay lang. Kasi may mga paulit-ulit na tema dito. Kasi talagang sinasadya siya, lalo ngayong chapter natin. Yun yung magiging tema natin. Kung napansin nyo, binasa nyo, familiar ba? Yung napansin kayo sa binasa nyo? Mga nasabi na lahat yun halos sa yung tema doon dito. So, ganun ang tema ng Job eh. Pero ito specifically, yun yung napansin ko dito. Kaya, sino ulit yung bida dito? Sino yung friends ni Job? Bildad. Eliphaz, Zay. Sino yung Zay? Zophar. And then later, si Elihu. Later pa siya. So, three friends, and then plus one. So, sila po ay nagsasalitan dito, no, ng talastasan. So, nagpaparunungan, of course. I believe si Job hindi kasama doon, pero nagre-reklamo ni sa Job kung napansin niyo. So, pero reviewin ko lang yung mga recent 5 no, chapters natin sa Job. So, yung 20, the portion of the wicked. Then 21, the wicked is reserved to the day of destruction. 22, wrong judgment leads to false accusation. Then 23, I shall come forth as gold. So, yun yung sikat. Then, last time, 24, they that know him not. So, ngayon dito, wala akong makita ng iba kasi nga, napansin ko pala, inuulit na lang ito eh. Okay? Ang title natin ngayong hapon, nilagay ko dyan, ano yun? Alam niyo yung copycat? Nakita niyo ba? Copycat and those people that don't have much to say. Sa Tagalog, di ba? Bakit 6 verses lang to si Bildad? Alam niyo yung mga taong walang masabi, bakit sila walang masabi? Pwede yun, no? Wala masyadong alam. So again, di masama yun sa mga bata, ha? Lagi sinasabi siya, kung talagang wala kayong alam, huwag kayong magpanggap. Ang ginagawa po ni Bildad dito, nagpapanggap siya marunong. Kaya humaba yung Book of Job eh. Dahil sa mga to eh. No?
So, tsaka napansin ko dyan nga, yung mga ilang ano dito, nabanggit na. Nabanggit na, ulitin mo lang. Ikaw, pag nagkikipag-usap ka ba, paulit-ulit ka. So, ha? Laki ka sa farm. Nakalimutan ko na, your honor. Yung senado natin, parang tayo pinapaulit-ulit lang eh. Ako, siyempre, hindi na ako bata. Yung mga bata, hindi nyo pa alam. Pero napansin ko na yun sa mga senado natin. Wala naman nangyayari. Alam nyo yung ating gobyerno, dati na-accomplish yan. Kahit hindi mo panoorin, no? Dapat nagre-report na lang yan. Ito yung na-accomplish namin. Ito yung na-accomplish namin. Sa daming perang pumapasok sa kanila eh. Tapos ganyan na nabalitaan natin. Ang ginagawa sa atin, parang kang ini-entertain. Alam mo yung pacifier. Sa mga bata, okay, huwag kang magsalita, huwag kang maingay. Ito yung susasalpangan ka nung pacifier. Sino yung dinakalam yung chupon? So, by the way, masama daw yan. Sabi ng ano, nakaka-damage daw ng ngipin. Pero hindi ko na lang sure. Pero... So, hindi magandang ano yan. Pag sinabing pacify him, pacify her, pacify them. Ibig sabihin nun, parang bigyan mo lang ng isang bagay, parang di na magtanong, di na mag-isip. Gusto, ano ka na naman eh, ang tawag nila dyan. Conspiracy theorist ka na naman, pastor eh, wala namang gano'n, wala namang mga... Napatunayan na lang, wala ka lang siguro alam pag nagsabi ka ng ganyan. O baka kasama ka nila. May tinatawag na, alam niyo yung Project Mockingbird? Hindi nyo alam. Ngayon, alam nyo na. Tandaan nyo ito, ha. Ito yung ginawa ng US, CIA, and Hollywood. Na-document yan. Totoo yan. Okay, sulat nyo. Project Mockingbird. I-research nyo later. Mockingbird. As in, parang bird na ibon. Mocking is parang niloloko. Ang ginawa nila, may agreement sila. Naalala nyo rin yung sinabi ko about smoking, di ba yung aking patotoo, bakit nag-smoke ako dati, kinigilan ko, naalala nyo yun? Kasi nung nabasa ko sa Reader's Digest kung paano tayo niloloko ng mga tobacco corporation, anong ginawa nila? Yung binabayaran nila yung mga Hollywood movie tsaka yung mga producer, nagbibigay sila ng certain amount. Ito, ilabas mo lang itong ano, yung sigarilyo o kaya yung cigar. Kahit wala sa kwento yun, basta ilagay mo sigar. Yung bida dyan, mag-sigarilyo kunwari. Tapos cool na cool yung itsura niya. Inabayaran nila yung palabasin lang nila yun. Kasi pag nakita ng mga tao, ay cool na cool pala. Ang example nila dun yung sa Independence Day. Yung bida dun is si Will Smith, tsaka yung isa. Will Smith yung macho-macho pilot. Tagal na, hindi ko naman. Kaya sabi ko nga sa inyo. Tapos yung isang kakampi niya, kesyo scientist na nerd. Alam niyo yung nerd, di ba? So yung mga parang good boy yan. Ganyan ang ano yan eh. Hindi nagsisigarilyo yun. Diba? Eh since nanalo sila bandang huli, binigyan siya ng cigar actually, cigar. Ni Will Smith. Oh, ito, cigar oh. Let's celebrate. Anong ginawa niya? O, ba't nag-i-cigar ka na? I can get used to it. Sabi niya. Sa Tagalog, masasanay din ako. Sabay, panalo. Anong dating nyo sa mga tao? Ay, okay lang pala mag-sigarilyo, di ba? Cigar. Binayaran yun, di nila may tatanggi yung action, tinatago nila yun. Kaso, may mga nag-research, sinasadya nila pala. So, ngayon, balik tayo sa Project Mockingbird, ganun din. Talagang documented yung CIA, may sinasabi siya, ito palabas nyo. Para yung mga tao ngayon, kung ano yung nakikita nila sa mga pelikula, sa media, sa TV, nakokontrol nung media, tsaka nung gobyerno, yung iniisip ng mga tao. Nakikinig ba kayo, mga bata? Para sa inyo to. Kasi kami, hindi na kami maluloko kasi alam na namin, tanda na kami. Kaya pinapasa namin sa inyo information ngayon. Para alam nyo, mapapansin nyo rin naman yan eh. Parang yung abakla, ba't bidang-bida sila? Kahit hindi tanggap sila ng mga tao. Eh kasi yung kinausap, yung mga gobyerno, Hollywood. Ganon din niya, kay Alice Guo. Ganon din yun.
So, sinasadya na ta, kinokontrol yung naririnig natin. Dahil di ka nang pwedeng mag gumawa na sarili mo station na news, ay news, ano man tawag dyan? News organization or news network para lang mapakinggan ka. Masalamat nga, may internet nga, medyo may kalayaan tayo. Kaso, sinasadya rin nilang i-flood tayo ng may mga tamang information, may mga mali. Nakinalaman po dito yan. So pag nakikinig mo yung tamang information tapos may kasamang mali, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo na alam kung sinong titiwalaan mo. At nakikita natin dito si Bildad. Marami tayo i-relate dito, pati religion, pati kayo mismo. Iwasan mo yung magsasalita ka, wala kang plano, wala kang purpose. Uulitin mo lang yung narinig mo. Okay, medyo mahahaging dito yung parot ka ba? Pwede natin ilagay dito yung parot ka ba? Na makikita natin si Bildad, paulit-ulit na palitan sila dito eh. Job, si Zophar, si Bildad, Eliphaz. So suppose, di pag may kausap ka, anong gusto mong usapan, takbo ng usapan niya? Gusto mo ba tumatagal, walang nangyayari? Iwan ko sa'yo. Pero nung bata ka siguro, walang... Pero yan, kaya yung mga pelikula, paulit-ulit din, di ba? Napansin nyo, may konting ano, may problema, tapos magkakaroon ng ano, may kikidnapin. Yung mga lalo yung mga Pilipino movie dati, laging gano'n, may kikidnapin, may rescue. Masasayaw pagkatapos. Yun na yun. Ba't gumagasto sila ng napakamahal dyan? Kasi bandang huli, panalo pa rin sila kasi yung mga tao, nakaganyan lang, ah, yung pala yun, oh, mas malakas pala si Thanos kay ano. So, nag-uusapan ng mga tao, walang makwenta-kwenta. Sino mas mabilis? Si Flash, Superman, o si Quicksilver? Ay, mas magaling si Quicksilver. Lahat na ng ano eh. Yung Pokemon lang eh. Ang dami nun. Ang dami yung pag-uusapan nun, pati games. Uy, naano sa Pikachu? Eh, si Pikachu, real item yun, di ba? Hindi na makarelate yung iba, no? Eh, meron pang, ang daming games, ML, kung ano man yan. May collectibles din ba dun? Alam yung item na ganyan, yung mga ano ko, ganun. Ha? Skins. Ng papalit-palitan mo ng damit, no? Babayad ka na. Ano ba yan? Bihira, no? So may medyo lumayo ako, pero minsan may paraan yung iba na the same story, the same old story or point, pinapalitan lang ng skin. Yun, ganun. Kasi bago na naman, di ba? Dito si Batman, dito si Iron Man. Wala bang Dogman dyan, o? Oh. Ganun kasi mga bata. Uy, oh, mukhang bat, o. Oh. Panoorin natin. Ito may Superman, ito may Thor. Uy, ang galing, o. Oh. Lakas, o. Oh. Galing sa ibang planeta, o. Oh. Kaya po kahit papansinin nyo po yung mga... yung mga 80s na scientist daw. Kaya puro ganun ang utak nun. Ay, may alien. Ang tagal na nilang hinahanap yung alien na yan. Sa lakas na ng telescope nila, wala nang sila nakakita. Ito, may ano dito. UFO, merong ano, may kabiasnan sa Alpha Centauri, kung saan man yan. Sa ibang... So kasi... may style po yung ibang tao dito. Sa mga kaibigan niya muna. Meron ba kayong isang usapan niya na kautangan nila, kaututang dila eh. Kasi basta magsalita ka lang, salita ako. Kahit ano lang. Kwentuhan kayo na walang saysay. Medyo ano po ang tao dyan, prone. Lalo pag ikaw ay yung tinatawag natin ano. Mga madaldal. Masayang yung oras niya dyan. So ganun ang ginagawa sa atin ni Bildad. Mapansin nyo, uulitin niya ibang kataga dito, iba, pero sobrang ikli, yun ang naano ko dito eh.
So yung kabaliktaran naman ng sobrang dada, minsan walang masabi. Okay, nagsermon na muna ako kasi mamaya natin ito yan kasi iksuyi lang nito eh. So dadaanan lahat natin ito from false teachers, sa mga taong walang masabi, sa mga preacher na kahit tunay, hindi na lumalago, paulit-ulit yung pinipreach. Totoo naman, okay sana, kaso, paano tayo lalago niyan? Paulit-ulit lang, para kang parot. Yan ako, pumapasok na yung parot. Parot ka ba? Alam niyo yung parot, di ba? Yung ulit-ulit lang. Hindi niyo naiintindihan niyo, pero alam niyo yung tunog. Kaya pumapasok yung mga maling aral, hindi mo ina-evaluate, inarinig mo, ulitin mo pa. Okay? Yan na, pumasok na si parot. Okay, umpisa natin ito at mamaya, yan ulit natin yung message. So sabi dito, then answered Bildad the Shuhite and said, dominion and fear are with him. Tinutukoy niya dyan, obviously, ang Diyos. So tama naman. So again, ha, ganyan din yung mga false teacher, tsaka yung mga taong di na lumalago. May mga sinasabi naman tama. Diba dati hindi gagaya? Basta kasi nga, hindi dapat yun yung pattern natin. Dapat tayo pa, pa-progress ng pa-progress. So kaya kanina, nag-basic fundamentals tayo kanina umaga. Pero pinapasukan natin ng ano yun. Yung mga, siyempre, yung mga matagal na dito, may makukuha din sila. Hindi pwede yung ulit-ulitin ko lang. Again, hindi ako parot kasi. So dominion and fear are with him. So dapat natatakot tayo sa Diyos. Tama yun. Nasa kanya lahat ng alam nyo yung dominion, di ba? Have dominion over the fowls of the sea. Ano yung sabihin nun? Ha? Authority or mas mataas tayo o ano daw yung pag may dominion ka namumuno, ikaw yung nagrurule, ano yung dapat mong gawin, ano yung alam mong tamang gawin, ikaw ang gumawa, hindi sila yung magdidikta sa'yo kung anong gusto nila. Amen? Eh ngayon nangyayari yun, yung yun nga maawa ka doon sa ibang tao kasi wala nang makain, manguhuli ngayon ng ano, ng hayop, pagbabawalan pa. Eh, para doon nga yung mga hayop, para kainin. Ba't ganun? Yan ang tanong eh. So, anong gusto sabihin kanina sa mga isda? Yan, so, ibig sabihin, pwede mo silang paramihin, pwede mo silang patayin, kainin, lagay sa anong mga use ng ano, isda. Iba dyan, ginagamit yung mga oil-oil nila. So, ikaw bahala doon kasi ikaw may dominion. Doon ngayon, ang Diyos, sa, lahat sa kanya dapat. So, hayaan natin siya yung maghari sa lahat ng bagay dahil siya naman ang gumawa ng lahat. Okay? So, tama siya sabi ni Bildad dito. Kaso, sabi dyan, he maketh peace in his high places. So, medyo magandang point din yun. Tama naman. Pag ikaw ang may dominion, sabihin, ikaw yung masusunod, eh, ang gusto mo, kapayapaan, ikaw yung gumawa nun, basically. Amen? Karan, sa bahay na lang, nagkakagulo na yung mga bata dito. Ikaw yung tatay, anong gagawin mo? Bayaan mo na lang. Kung gusto mo ng kaguluhan, bayaan mo lang yan, magugulo yung mga yan. Pero pag nakita mo sumasobra na, nagsisira na, sumasabit na doon, yung isa doon, pinipinturahan, hindi dapat pinturahan, sinusulatan. Ikaw yung magbibigay ng peace dyan, paluin mo ang kailangan. So, ikaw yung nag-dominate dyan. And then, is there any number of his armies? Sinabi mo na may dominion eh. Sabi mo pa, may number ba? Ibig sabihin, ang dami. So okay, may katotohanan na siya sinasabi. Pero naulit na ito, paulit-ulit na eh. And upon whom doth not his light arise? Ibig sabihin, sino ba yung dinaabot ng ilaw ng Diyos? Obviously, sa mundo lang, no? Kahit sa ilalim ng dagat, naabot ng ilaw yan. Alam niyo ba yun? Kaya ito lang yung napakalalim na tinatawag nilang twilight zone ba yun? And still, ang point niya na di-build na dito, ang Diyos ang malakas, lahat naabot niya. Ito na sinasabi ko na ulit na, naalala niyo to, may title nga tayong ganito eh. How then can a man justified with God? Nasagot na yan. Parang si Job nga nagsabi niyan eh. Alam na ni Job na hindi tayo masihigit pa sa Diyos at hindi tayo tipong mabuti tayo, di ba? Justified tayo by works. Hindi naabot yun. Hindi natin kaya na babait tayo, maging matapat tayo, maging matalino, at maging napakabuti natin. Sa harapan ng Diyos, imposible yun. Eh, alam na natin yun. Ba't mo nasabihin? Yun ang tanong kay Bildad.
Naintindihan mo yung point ko? Or how can he be clean that is born of a woman? Nasabi na rin ito lati. Okay? Behold, even to the moon, and it shineth not. Yea, the stars are not pure in his height. Ito yung medyo hindi ko na maintindihan. Anong pinag-asabi niya dito? Anong point niya dito? Kanina ko pa inano, wala eh. So parang nagsasalita na lang ng nonsense dito si Bildad. Yun ang nakikita ko dito. May pinopoint siya, yes. Pero tanong nga, bakit mo sinasabi kay Job yan? Pag yan na-experience niya, may nasasakit sa ulo niya. Kumari, may sinasabi kang bagay. Nasagot mo na. Nasagot mo na isang bagay, hindi mo na dapat ulitin yung isang tao. No? Hindi niya kaya ulitin kasi nasabi ko na yan. Example tayo, for example, yung kaligtasan, di ba? Na-example natin, parang familiar yung iba. So sabihin, paano ka punta sa langit? Hindi mo pa nga alam eh. Hindi ka patay eh. Diba? Oh, yan ang ano ng mga Soriano, tsaka ano eh. Wala na akong alam kasi di wala ka pa doon. Wala bang pumunta doon at nakabalik? Napansin siya. Pag sa Luini kayo, lagi ko narinig yun eh. Wala na akong alam kasi wala pang pumunta doon at nakabalik. Sigurado ka? Una meron, di ba? Si Saul, sino ba? Si Lazarus. Sino pa? Ang dami revelation sa Bible na, di ba, nakita ng ano nangyayari doon. Sinabi din ng Diyos anong mangyayari. So yes, kahit pa merong, kahit wala, na nakabalik, kasi nga, bawal yun eh, sa rules. Dapat isang beses ka lang mamatay, doon ka na, usgahan ka na. Huwag mong sasabihin yung mga tao dito. Kasi andito naman na yung Bible eh. Okay, so nasagot na yun ha. Hindi, wala talaga eh, kasi wala namang nakapunta doon na nakabalik eh. Sinagot ko na yung tanong mo eh. Ba't nila inuulit-ulit yun? Ano kaya yung mabadas ulitin? Yan, si Iglesia ni Manalo. Nasabihin nila, si Jesus ay tao lang. And then, bibigay sa yung verse na si Jesus tao lang. Or tao actually, walang lang. Okay, so sinasabihin nila, si Kristo Jesus, tao. O tama naman. Kaso ito yung sabi ng Bible naman sa ibang pahagi, Diyos siya. Eh, dito sa ibang bahagi siya yung tao eh. Hindi pareho yun. Hindi mo sabihin, hindi, tao nga siya tao. Tapos sabihin, siya ay tao at hindi, siya ay Diyos at hindi tao. O yung Diyos Ama yun, yung sinagsabi nun. Tsaka ang point nun sa Isaiah, kinukumpara niya ngayon tao, na huwag mong ikukumpara sa tao kasi hindi ako tao, Diyos ako. Kaya yung ginagawa niyo, hindi, si Jesus nagkatawang tao. So nasagot mo na, uulitin ulit yun. Anong dating sa iyo ngayon nun? Di ba nakakapikon na parang ayaw niya ng knowledge? At dahil alam, ramdam niya na rin yun, lalo pag maganda na paliwanag mo, ulitin niya lang yun nga, parang parot, parang Bildad, yun pala yun. So, Bildad ka ba? Alam na natin yun, wala namang malinis eh, ba't sinasabi mo yan? Then lastly, sabi dito, how much less man that is a worm, and the son of one which is worm. So sinabi rin niya ano yan, si Zophar, isa, Eliphaz. And then si Job din, sinabi niya na rin yun. Pinumpara niya yung tao na parang uod. Sa sobrang baba natin, so ba't mo ulitin pa yun? Anong gusto mong mangyari? Nadaan mo ako sa kulit eh. Yung ano natin sa... Yung anak ko isa, ganun. Pag gusto ng cellphone, no cellphone. Please, no. Cellphone, please. Dinadaan sa... Ayan, tingnan nyo. Dinadaan sa kulit. So, bakit hindi ito nakakatulong? So, pag mayroon kang, sabi nga ni, sino ba yun, si Einstein ata, you cannot solve a problem with the solution that you already did and nothing happened. Pinaraphrase ko na lang, ha. Kunwari may ginagawa ka, mayroong may tulo dyan. Sinalpakan mo, nawala, bumalik ulit. Anong gagawin mo? Ulitin mo ulit. E kung talagang walang budget, okay lang. Pero kung mayroon namang budget, di ba? Lagyan mo ng permanenting solution. Parang di na maulit yung problema. Amen? Ganun din. Ito, mas malalim na. Sa lipunan natin. Yung kausap ko. Ayun nga, yung ano ni Christian, yung
friend niya ay nanay niya. So, sinolwi namin nanay ang friend niya. Sabi ang, wala na magagawa sa mga anak ko. Ganyan na talaga. Tanghali na talagang gumising yan eh. Hindi sabihin mo, hindi, wala na talaga. So pag nag-give up ka noon, ano mangyayari? Wala na talaga mangyayari. So pag tayo nag-uusap, may space sila yun, laki ng Book of Job eh. Kung inuulit-ulit mo lang yung mga bagay na sinabi mo na, hindi mo pinakinggan yung sinabi ng isa na nasagot na pala yun, bakit hindi mo nakuha na sinagot niya na pala yun? Malamang, hindi ka nakikinig. At nakakapigon po yan kahit sa tabaw, gano'n yun eh. Sinabi ko na nga yun, ito na nga yung email, tapos uulitin mo pa. Yung sinasayang yung oras ko, diba? Kahit yung mga teacher, subukan yung kulitin nyo, o ibuisit yan. Kahit gano'ng kapasensyosyo, eh sinabi ko na yun, intindihan mo pa hindi. Kulit mo ah. Yung sinasabi ng mga teacher, ilang beses ka pa pinanganak, yung mga gano'n, diba? Kulit mo eh. So, gano'n si Bildad. Kaya ano yung title natin? Copycats. Yun yung gusto ko sabihin, no? Ginagawa nila. Kaya inulit lang nila tayo. Naalala ko na lang si Yahuwah tuloy. Sabi. Hindi nag-uusap kami ganyan. Ang ganda ng usapan namin. Nung una. Nung hindi ko pa siya napipin. Kasi siyempre, mayroon mga sagot din niya mga yan, eh. Sabi ko, ibig sabihin na, nasan yung Bible na tunay? Kailan lang yung religion yun? 19-something lang, 1970s lang. Kaya siya may leader sila naka-discover nito sa Israel, Filipino. Iniwala ka doon, magaling mag-Hebrew. Nasaan yung Bible nyo ngayon? Noong una, wala siyang masagot, bandang wala. Sabi, actually, meron na. Nasaan? Saan ka mabibili? Hindi pa, kami lang ang may copy nun, eh, pambihira. Ibig sabihin, nagdo-doktor pa lang kayo ngayon. Kaya bandang alay, sabi ko, yun nga, nabanggit ko na sa inyo dati. Sabi niya, awawa pamilya mo, okay, baptist ka na eh. Malis ka pa para sa Yahuwah lang. Walang masabi. Hindi, ikaw ang kawawa. Paano ko naging kawawa? Alam ko sinasabi ko, may backup ako ng Bible, King James pa, ginagalang to even ng mga unbeliever. Alam niyo ba yon? Yung mga scholar na literary geniuses, hindi na iniwala sa Diyos, pero marunong sila ng language, linguistics. Alam nila yung mga ganyang bagay. Literature, by the way, poetry. Alam nila yan. Pupurihin nila yung King James. Alam nyo ba yon? So, yung sabihin ng back, ang dami nating backup. Hindi lang ako nagyayabang dito. Wala akong masabi. Kailangan mag-preach ng isang oras. Ulitin ko na lang narinig ko kay Pastor ganyan. Napansin nyo ba hindi ating ginagawa? Ako hindi ko ginagawa yan, at least ha. So again, may mga bagay na kailangan ulitin kasi totoo, walang problema doon. Ulitin mo ulit, baka hindi pa nakuha ng iba. Pero pag puro gano'n na lang, alam mo mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Eh tama naman yun, eh parang puro gano'n. Nalalago ka ba ng gano'n? Tapos sina-challenge ka na yun matindi. Tayo mga Kristiyano, hindi nawawala tayo ng challenge. Sa kalaban, dumadami nga yung mga kulto eh. Napansin nyo ba yun? Sobrang dumadami lahat na lang anggulo na pwedeng tirahin, pati pangalan ng Diyos, Bible, yung church, yung laki, yung practice. Meron din mga conservative na kuno, pero sa doktrina, sa blay din. Ano ba't ganun? O ano nasabihin mo sa congregation mo? Kung wala kang, hindi mo alam yung nasabihin mo, ba, ganyan lang yun eh. Tiwala ka lang sa Diyos. Ay, ganun, di ba? Tama naman yun, may mga pag-basic na lang, kailangan tiwala sa Diyos. Pero sabihin mo rin, bakit tayo magitiwala sa Diyos at paano? Paano ka magitiwala sa Diyos kung mayroong maraming version dito ng katotohanan daw? At ikaw, pasto, wala kami masabi dyan, hindi, basta maniwala tayo sa Diyos. Basta mag-church ka, tsaka magbigay ka, ha? Yun na yun, huwag ka nang tanong. Bagsak tayo dyan. At dito, kaya walang masabi si Bildad. Alam niyo bakit yun nga, hindi niya inaral. Ulit-ulitin lang yung nalalaman niya ngayon sa halip na dapat yung mga bagong challenges at least sa iyo, sa hindi ko naman yung tanong dyan, marunong, nag-aaral o kaya may nag-employees na kung sino. Ano nga sagutin niyo kung hindi ka nag-progress, kung hindi ka lalong natututo.
Ano sasabi mo, bad, magtiwala ka na lang sa Diyos. Anong magtiwala sa Diyos? Nagtiwala nga rin daw sila sa Diyos. Nagtiwala. Magtiwala ka sa Bible. Anong Bible? Ilan Bible? Ano pa yung mga panina sa King James dyan? May pare-pareho lang yung Bible eh. Nabasa mo na? Alam nyo ba yung nagko-compile ng mga mali sa Bible, mga King James? Ibig sabihin, yung iba, hindi lahat ako, hindi ako ganun ka-addict. Pero binabasa nila yung NIV, King James, ESV, kinukumpala nila yung mga addict. Kasi nga, matututo tayo dun para pag pinablish mo yung tinabaho mo, makakonvince yung tao, ah, oo nga. Dahil inaral nitong taong to, ang dami siya masayos, talagang scholar, talagang marunong, pinakinggan mo, make sense. Lalong titibay pa na ng palataya niya sa Diyos, sa Bible. Ngayon, pag nawala ng tiwala sa Bible niya, sa palagay mo, lalago pa yan as a Christian? Hindi na, hihinto na yan. Parang yan nga, yung three friends ni Job. May talino sila eh, kaso hindi umabot dun sa ano eh. Hindi nila alam yung basic truth na sinabi kanina sa Ecclesiastes. Alam nyo kanina sa 8? Oh. Ano yung napansin natin dun? May mga nangyayari sa wicked na nangyayari sa righteous. May nangyayari sa ginagawa ng righteous. Nangyayari sa wicked. O yun, dapat di ka magtataka. Sa nangyayari kay Job na nagkaroon siya ng sakit kahit righteous siya? Nakuha niyo yun? Eh paano kung simpleng tao ka lang, di mo nabasa yung Ecclesiastes, kaya yung kay Paul, di mo alam si Paul, tapat na likod ng Diyos, pero may sakit. Paano yan? But basta ganun na lang yun. Tiwala, mag-praise the Lord lang tayo. Wala ka nang masabi. Kaya pansinin nyo rin po yung mga, yan, yung mga mabababaw na churches and preacher. Ganun lang yan. Mag-preach yan, 20 minutes, 30 minutes, agad na yun. Masyado mo lang inano yung oras ko. Yeah. E tayo dito, hanggat, nakasawa na kayo sa akin. Sana hindi, ha. May sa mukha ko lang kayo na nakatingin at umaasang ganyan. Mag-asawa talaga kayo. Pero kung inaaral nyo rin yung aking sinasabi dito and then check nyo pa yan, aral, check nyo sa Bible, sa buhay nyo. Tama kaya yung totoo kaya? Hindi ka mag-asawa kasi hanggang ngayon ako hindi nag-asawa eh. Yung mga pinapakinggan ako na sinecheck ko rin, totoo ba yun? Sa Bible, may mga bago pa ako nakukuha kahit ilang beses ko na nabasa. Amen? So, naka 30 minutes na ba ako? May inulit ba akong ano? Ngayon yung di makatagal yung iba eh. Napansin ko po yan. Iba, amen ang amen. Pag familiar na sila. So, ang sinasabi, parang speech or spill na yun eh. Sabihin ko, mabuti ang Diyos, salamat sa Panginoon. At, eh, tama naman yun. Kung puro ganon, meron kang time, meron kang place, meron kang Bible, kapakalalim yan. May idea dito, meron dyan, may mali dito, pwede mong i-describe, pwede mo silang instruct, pwede mo silang turuan, sanayin, para pag dumating yung pagsubok, hindi lang pagsubok na naman tayo ng something, yung talagang pagsubok na susubukan yung utak nila, katulad niya sa mga bakla. Ang banat lang naman lagi niyan, tao rin kami. At sabi pa nung, iniwala ba kayo? Kausap ko na isang araw, robot. Alam mo na, ChatGPT. Nasubukan ko lang, gusto ko pasabugin para sumabog yung utak. Siyempre, wala nang utak yun. Kaya, ginagawa na, inuulit-ulit lang niya. Mas magaling din, parang ano pa yun, parang alam niya na pag naaasar ka na eh. Hindi mo na naaasar, sabi ko, inuulit-ulit ko lang. Sabi, totoo ba yun? Nasa tanong ko, meron bang absolute truth? Sabi niya, eh, para sa iba meron, para sa iba wala. Nakiwas ba yan? Yan, doon pala. So, medyo wala akong ano ngayon eh. Outline, pero ito, buti naalala ko. Umiiwas. Ibang tao na walang masyadong masabi na, medyo kulang yung pinag-aralan. Isa sa mga dahilan dyan kasi iniiwasan mo yung mga topic na dapat hindi mo iniwasan eh. Pag may na-encounter kang bagay na bagong challenge, for example, bagong tanong, na yung ibang area na nasagot mo na, pero itong area na to, hindi mo pa nasagot, hindi pa nasagot, or hindi mo pa na lay to rest. Ibig sabihin, wala kang ano pang sagot na maayon. Baka may time ka na ngayon na tutukan mo yun. Alamin mo. Eh, iba, iwas ng iwas. Eh, revelation. Yeah, revelation na yan. Ganun yung ano,
Hindi natin malalaman yan. Ganun na ganun yung iba, kaya hindi maligtas eh. Sa kaligtasan naman, pero lang makakalam. Eh, hindi natin kaya yan. Eh, bahala ng Diyos. Eh, ba't ba tayo may Bible? Eh, ba't sabi ni Jesus, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa Tagalog, hanapin mo dito, kasi dito mo makikita at maintindihan na pwede kang maligtas. At yan yung kaligtasan. At yan din yung nagsasabi kung sino si Jesus. Eh, bahala na yung Diyos. Hindi sinabi sa atin ng Bible na bahala na ang Diyos. Sa ibang bagay, yes. Parang sa ano na naman, Deuteronomy 29:29. Sabi doon, the secret things belong to the Lord. But those things, sa kanya yung mga secret, hindi na sinabing huwag mong alamin. Ang sabi niya, but those things which be revealed. May mga bagay hindi tayo alam, nasa kanya lang, pero may mga bagay, pinapaalam niya sa atin. O anong gagawin natin doon? Hindi, bahala ka na dyan, yung kaligtasan, bahala na sila dyan, tsamba, umamatay, mga impyerno, langit. Ha? Sugal? Bahala na, langit o impyerno. Ganyan yung attitude ng iba, kasi huminto na. Wala nang masabi. Sa ibang bagay, ang dami nasasabi. Dito sa bagay na importante, walang masabi. Hindi mo kasi pinag-usapan, hindi mo pinag-isipan. Hindi mo rin kasi pinag-usapan. Ayaw mong pag-usapan. Nakakuha pa ba? Ngayon, para mapag-usapan natin yung dapat natin pag-usapan, huwag natin pag-usapan yung hindi natin dapat pag-usapan. Another thing yun. Kaya nawawalan ka ng time sa mga bagay na dapat mong pag-isipan. Niniligaw ka kasi, kaya nabanggit ko kanina ng mockingbird. Naku, yung mga tao nagtatanong na bakit yung gobyerno ganyan. Oh, mag-release ka lang ng bagong pelikula. Ha? Para yung, ah, ganun pala yun. Pwede pala yung multiverse. Andali, pag-iisipan ko muna yun. Pwede ba yun? Time travel. Sa halip na isipin mo, nasa parang po tayong tax natin. Bakit ba pataas ng pataas ang tax? At wala nangyayari. At yung mayaman yung mga politiko, bakit kaya? At tapos ngayon yung mga bakla, ba't kaya pinupuri yung mga bakla ngayon? Sine-celebrate pa. Ba't ganun? Hindi, huwag nang isipin niya, manood ka na lang ng ano. Ano na bang ano ngayon? Hindi ko na alam. Ano na uso ngayon? Ha? Ba't mo alam? Ah, nakita ko rin yan. So, yun, minuulit-ulit lang tayo kasi wala na silang masabi. Ako minsan naintindihan ko na yung mga yan. Eh, kaso nga, ba't di kayo mag-devote kasi ng time doon? Kaya, alam yun ang maganda sa ChatGPT at least. Pag nagtanong ka dyan, maaasahan mo, ayun na yung parang collection ng information na sa buong mundo eh. So, hindi pa rin ganun kagaling, pero still, magkakaroon ka na idea. Mas mabilis pa rin utak ng tao, maniwala kayo. Sabi lang, mawala tayong trabaho. Makita mo ba yung ano? Anong alam nun? Ang robot po, kailangan mo i-stock yan, lagi. Ngayon, kung talagang mga, ano lang, menial job na patulin mo to, patulin mo dyan, ipake mo to, kaya ng robot yun. Pero hindi makagawa yan ng work of art. Ah, hindi, meron yung work of art, nakita ko eh. Isinend ko sa inyo, last time. AI sticker yun, no? Hindi nyo alam, no? Bago yun. AI sticker. Kunwari, anong gusto mo makita sa sticker? Eh, kasi yung sticker dati, may mili ka lang, di ba? Anong gusto mo? Happy, sad, ganun lang dati. Ngayon, ilagay mo lang yung text, I want to see a man sitting in the church, ganyan. So, gagawin kaya. Pero yun lang kaya nila. At hindi rin sila artist, kasi kinokollect lang nila yung mga na, kaya nga nireklamo po yan eh. Mag-segue ako, pero at least malaman nyo to. Eh, makikita ko sa mga commercial na ito, drawing ng computer. Marunong ba mag-drawing computer? Wala, may creative ba yan? May creative, ano ba ang AI? Actually, wala. Ang ginagawa nila, ginagaya nila yung mga nakikita lang sa internet, basically. So, pag pinablish yan, makikita nila yan, may text dyan.
malalaman nila kung itsura ng church, ng building, at ganyan. Pagkasama-samahin lang nila. Kaya dinidemanda sila kasi mabira kami nag-drawing tapos hindi kami nabayaran. Nakuha niyo ba? So yun yun. Diba tayo napunta doon? Kasi ito, walang masabi na eh. Ako din, wala nang masabi eh. Hindi. Ayun, so yung ChatGPT, walang masabi kasi kinumpay lang niya lahat ng information sa internet. Hindi niya ma-process yung tanong ko na sabi nga, may absolute truth ba? Sabi niya ba, mayroon? Sabi niya ba, ano ba talaga? Sagot mo, wala. Robot lang ako. Yun pala eh. Parot lang ako, yan. So actually, isa sa mga gusto kong sabihin dito, kaya magtiwala tayo sa totoong intelligence. Una, sa Diyos yan. And then, of course, ano bang ginawa ng Diyos? Tao. Yes, sumama ka dyan sa AI. Pero alalahanin mo, tao din ang gumawa niya. So sino mas magaling? Tao o yung robot? Eh, sino magaling? Yung tao o Diyos? So dapat lagi tayo nakatingin doon. Lord, ano yung mapagawa mo sa akin? Ano yung dapat dito? Dapat ganun. Unless maging gusto mo maging bildad. Paulit-ulit ka lang. Hindi mo sinagot yung ano kanina. Actually, ito pala, no? Ito pwede rin yung title dito. Kaya ang sagot ni Job dito, you know, has thou helped him that is without power? Hindi ko na tinuloy ito, pero ang gusto ko sabihin ito, hindi siya nakatulong eh. Nagsalita ka pa. Ngayon yung mga bata, normal sa kanila, magsasalita lang dahil gusto nila magsalita. Tuwa na sila sa lumalabas sa bibig nila. Eh, tayo, hindi tayo dapat ganun. Isip ka ba, kaya nagsasalita, anong meaning nun? Ano may dadagdag nun sa conversation? At may tayong gustong isolve na solusyon. Solve the problema. Painggan muna, ano yung problema? Ah, ganun pala problema. Huwag mo nang dagdagan. Pag may nagsalita ka, may kinalaman dun sa nag-uusapan. Amen? Amen. Ano masabi? So, huwag yung maging copycat, ha? And then, yeah, maganda yung may nasabi ka. At yun pala, bago kong malimutan sa mga religion yan. Ito yung masamang epekto niyan. Ganito. Mga sinasabi ditong tama ni Bildad, pag ang isang bagay ay tama, tama bang sabihin mo? Depende rin. E paano ko nasabi na nga? At ulan dito, si yung sinasabi na naman kung sino makita mo sa balita ngayon eh. May sasabihin ko na rin na tingnan ko nga to. May lumabas akong ano sa Facebook. Nari, nakita nyo si Pope may sinabing tama. Anong reaction ng tao? Amen. So, kasi nga, may tama sinabi. Kaso, ang unang dapat harapin nila yung, again, yung mga importanteng bagay, naligtas ba yung mga tao sa pagtuturo niya? For example. Okay? Eh, kanina namang umaga, hindi ko alam, isang kapitbahay, ito. Nag-post ng anito, si Nazareno. Hindi ako nakapagpigil, hindi ko naman kilala ito, sabi ko, sip-sip ko, di binagyan ko ng verse. Alam niyo sinasabi ng verse, siyempre, di ba, galit ang Diyos sa idols. Yun, nilike. Binasa mo ba yung sinasabi niyan? Ano ba, maghanap ako lang ng post sa mga false teacher, for example. Ang makita. Anong ano nyo? Example natin. Madalas sinayinig, for example, sa Catholic, for example. Ano? Lahat tayo anak ng Diyos. Tayo magmahalan. Yan. Tayo magmahalan dahil lahat ng tao ay mahal ng Diyos. So una, may inaccuracy doon. No? Kaya pinopoint out natin. Yun ang ginagawa natin, pinopoint out natin kung ano yung dapat i-point out. Pag alam mo yung context,
Yung tao niya, bakit niya nasabi yun? Out of ano ba? Nagwa-warning ba siya? Inasabi niya ba yun? Dahil may gusto siya ma-accomplish? Tama ba? Gusto niya ma-accomplish? Applicable ba sa time na yun sa mga tao na nakakarinig? Pag nakakaintindi ka, lahat yung consider mo eh. Wala akong makita ngayon, nagtago, alam siguro to. Kaya wala, si Joel Austin, may sinabing ano, bagay na tama. Ito. May nag-post. Bagay, magaling to eh. Pero sabihin ko na lang mali yung context, for example. Blessed is the nation whose God is the Lord. Eh, Bible yun, no? Psalms 33:12. Tama naman. Eh, paano kung yung nag-post dito, kunwari, si Sara Duterte, kunwari? Anong ano nun? Anong dating sa'yo nun? Tama yung pinost, kasi Bible yun eh. Wala naman siyang dinagdag. Kaso, ang mali doon, bakit niya inuulit, hindi naman attributed sa kanya in the first place. Amen? Kahit po yung mga katagano, yung mga... Ano kayo? Ano nangyayari dito? Meron akong finish dito last time, yung alternative churches. Kung meron kayong YouTube, meron kayong load, panoorin nyo yun. Basically, ganito ang ginagawa niya mga yan, yung mga Yahuwa, yung mga Pentecostal, mga andami niyan eh. ECF, Victory, by the way, yung Victory, nakita mo yung bad. May nag-post na isang friend natin, yung bait naman niya, kaso, salamat sa Diyos at ang Victory Church ay ginawa. Okay, may ginagawa kayo. No? Kaya sabi ko, sandali. Yung church nyo, nag-aano sa bakla eh. May ministry sa bakla. Hindi naman yun. Sabi ko, hindi yun. Hindi naman masyado. So nangyayari, natulad daw, sa lugar natin, kunwari may mga 100 churches dito, yung 98, kunwari, pulto. Eh basta di mo kung pakialam ang kaso, maapektuhan tayo. Kasi yung supposedly mawiwi natin, magugulo yung utak, sabi na, pare-pareho lang kayo eh. Sa halip na na-win na natin yun, at na-feed na ngayon sa salita ng Diyos na tunay, ano nangyayari sa kanya? Mahihirapan tuloy sila sa bagay na madali dapat. Kahit ano yun. So, ganun yung ginagawa nito. Kaya, iwasan sabihin, masyado simple naman itong copycat. Bayaan mo lang. Yes, in a way, babayaan natin. Hindi natin, violently, yan eh, nasaktan eh. Hindi mo tayo ganun, di ba? Kaya sabi ko ngayon dito, kaya nga inaaral natin to, mag-iingat kayo ng, hindi mo alam yung sinasabi mo, or paulit-ulit ka, hindi mo sinabi yung sinabi na kanina, nasagot na pala yun, hindi mo kailangan sabihin yan. And then, yun, kaya minsan wala ka na masabi, umiiwas ka na lang sa mga issue, at hindi mo alam sinasabi mo. Hayaan mo na lang sana yung, katulad ni Job mamaya dito, may mga sasabihin si Job dito, kahit kung ano, kapakipakinabang. At later, sa Diyos sila, magtatanong, sana gano'n na lang, pwede naman gano'n, hindi mo kailangan magsalita. Amen? Yes. 6 verses lang yung dumami ng gano'n. So kaya, yun, so sana medyo nasampulan natin yung bagay na yan. I'm sure medyo, ano no, hindi basic. Kasi basics tayo kanina umaga, ngayon hindi. Pero yun, iwasan lang natin yung ganito. Again, marami pang tema dito sa Job na seemingly parang kaya ayaw basahin yung iba to eh. Parang walang makakuha na. Ulit-ulit, ano may sabi nito? Intindihin mo rin. Ngayon, okay lang, hindi mo kaya lahat. Wala namang may kaya lahat na intindihin lahat. Pero kaya nga inaaral. So, para next na balik mo dyan, may makukuha ka ulit. Ibasa na lang yung basa lang ng basa eh. By the way, ang kaninang minamasan sa isla, napakaganda nun eh. Kaya nasa usap kanina. Ano kan dahilan bakit mga anak ng Diyos natikman na yung ganda ng salita ng Diyos? Ba't ay inaayawan nila? Tinatamad. Yun lagi iniisip ko eh. Kung paano kayo matutulungan? Diba, sabi ko anong umaga, pwede ba tumumbling ako dito? Kasi hindi ko gagawin yun, ano? Circus. Kaya misa parang iba, ganun ang gusto eh. Lagi may bago. Ano gusto nyo? Every week, iba yung kulay ng church para ganahan ka.
So ito sa dito pwede natin gawin 'yon, madali lang 'yon. Ang hirap, itutulong ka lang, ikaw lang iniisip. Ngayon tayo ng ganang tao. Pag-pray natin, tulungan natin hanggat kaya. Pero kung ikaw yun, hindi ko lang na akong masabi sa totoo lang. Doon minsan na ano na rin ako kasi. Kasi na nasan ko rin, minsan dumarating yung boredom, diba? Kaya yun, kaya pag naalala ko si Pastor, kaya pala ganun siya minsan. Alam mo na, siya papatawa, kwento. Kasi yung mga tao, lalo nung bata pa ako doon, pero iba sa kanya doon, ano, 10 taon na sa church. Kaya nung gagawin mo doon? So nakikita mo, parang may ibang hinahanap. Kaya lalo kayo ngayon sa internet, di ba, sa Facebook, baka mag-amen-amen kayo sa Joel Austin. Kaya inaaral natin, baka mag-amen pa kayo sa pare o kaya sa Calvinist. Kasi hindi mo inalam eh. So, pero kung alam mo yan, hindi ka mabuboring, hindi ka rin madaling maloko. At hindi boring yung pag natututo ka. Amen? Okay, na muna. So don't pick up pickets. Don't be builded. Eh paano basta kung talagang kailangan kong magsalita, pero wala akong masabi. Ayun, aralin mo muna para makadagdag ka sa solusyon sa problema. Okay, na muna. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po ay magamit medyo na palalim kami ngayon, naintindihan namin na ganun talaga. Minsan basics, minsan malalim, minsan medium, minsan story, minsan doctrine, minsan mabigat talaga, minsan naman ay message lang, minsan ay pure knowledge lang, minsan pure information lang, but minsan halo-halo na. So I pray, intindihan din namin, kayo po ay Diyos na dakila, kayo po ay mapakatalino, lahat kino-cover nyo, lahat ay naintindihan nyo, and therefore nagkakaroon kami ng konting taste ng Lord sa Bible. Pag binabasa namin ito, inaaral namin, so we should expect minsan talagang advance. At hindi po kami boring doon, bagamat Lord, bagkus Lord, salit naman boring kami doon. At least makita namin na yes, marami po lang kami pwedeng i-advance. Hindi kami umiinto hanggat na bubuhay kami. May dadagdag pa Lord. So nawa ay yun yung expect namin na ma-excite kami, Panginoon. Hindi sa bagay sa libutan na again, lumilipas lang. At nakita namin kanina sa testimony, na yun nga, ang mga sumusubok na kontrolin ng manipulate information at ng storya, narrative, yung mga wicked people pa. So sana hindi kami pumayag ng gano'n, maintindihan namin na kayo dapat yung nag-control ng aming utak, ng aming nagkakabalahan, at di sa libutan, Panginoon. So lang po Lord, again, kayo pong mapuri, napasalamatan namin, kayo pong madakila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.